Sup Crypto? So welcome back sa ating channel. So ngayon naman kakamustahin natin ang market ni Bitcoin, Ethereum at ni XRP. So all time high ulit kasi ngayon si Bitcoin and Ethereum. Tapos sinasabi ng iba, nasa all time high na daw tayo kay XRP. So tingnan natin kung talaga bang nasa all time high tayo ngayon kay XRP. Okay? So without further ado, let's get started. Okay, so mag-start tayo ulit kay Bitcoin muna. Okay, so nakikita nyo ngayon pala si Coin360. So minsan dito rin ako tumitingin kung alin yung mga gainers or losers na markets. Okay, so ngayon nakikita nyo maraming pula. So ibig sabihin meron tayong drop or konting correction sa ilang mga markets. Okay, so hello. Okay, so mag-start tayo kay Bitcoin. So as usual, tulad ng lagi nating ginagawa, mag-start tayo sa higher time frame pababa. Okay, kay weekly time frame para ma-identify natin kung intact pa ang ating bull market. So obviously, intact pa rin ang ating bull market since nasa taas tayo ng 21 EMA sa weekly time frame. Okay? And then kaka-reach lang din natin ang panibagong all-time high. Okay, which is yung 64.8, parang ganun. So bababa naman tayo sa daily time frame. Papansin nyo na kung ano yung previous technical analysis natin sa kanya, yun pa rin yung ngayon. Okay, so meron lang ako ditong symmetrical triangle o tinatawag na iba na bullish pennant. Tapos nag-breakout siya sa taas ng ating trend line. Tapos nag-retest sa ating resistance level to. Okay. Resistance level. Tapos nag-turn siya into support kaya tayo nakita na panibagong push sa upside. Okay? So ngayon naman hanggang saan yung pwede niyang ma-reach. Pero bago yon, alamin muna natin kung saan yung possible retracement niya. Okay, so baba tayo kay 4-hour time frame. Mapansin nyo na sa nakaraan na, o sa live natin nung nakaraang gabi, kung naaalala nyo, na meron tayong area dito ng resistance level. So kung mapapansin nyo, na-touch niya na ng dalawang beses yung ating resistance level dito. Nag-turn na siya into support. So, meron tayong support dito. Tapos, meron pa tayo ulit support dito. Okay? So, tama yung retracement natin sa kanya, no? So, meron tayong key levels of support which is yung area ng 0.5 tsaka 0.618. Okay? So, ngayon, ano nang sinasabi nito? Possible na magkaroon tayo ng multiple consolidation pa muna bago tayo magkaroon ng another next move. Okay? So this is the good time for our coin picks or Bitcoin and Ethereum to consolidate first or to make a healthy correction. Okay? So hindi porket nag-drop tayo ng ganito is nasa bear market na tayo. Okay? So tatandaan natin, when in doubt, zoom out. So tinignan natin kanina yung weekly time frame natin, intact pa rin ang bull market. So there's nothing to worry for now. Okay? So, yun. Ngayon naman, after netong retracement, let's say for example, makahanap tayo ng magandang pattern dito sa kanya sa mga susunod na araw. Tapos, aalamin natin ngayon kung saan yung possible na next target natin sa kanya. Okay? So, meron tayong swing high dito, okay, hanggang all-time high. Tapos, meron din tayong level of retracement. Okay? So, aalamin natin ngayon using Fibonacci extension. Ayan. Na dito, sa swing high, hanggang retracement. Okay? So, ayan. Okay? So, ayan. Kung mapapansin nyo, kung magkakaroon tayo ng consolidation tayo or makakahanap tayo ng next move,
later on, pwede nating sundin yung ABCD pattern lang na kung ito 100%, yun din yung 100% ng next high. Okay, so tingnan natin kung yun nga. Okay, so dun tayo dapat mag-e-end sa 1, ito sa 1. So 100% yan. Ibig sabihin kung gaano kalaki yung tinaas na ito, ganun din yung magiging next high natin. Okay? So kung mapapansin nyo, ito siya. Okay, okay. So yan. So nakita natin dito, naintindihan na natin yung next yung market movement ni Bitcoin ngayon. So pero sa ngayon wala pa tayong nakikitang pattern talaga. So baka magkaroon pa tayo ng consolidate. So be patient and wait for another retracement. Okay, retracement or consolidation. But if kung ako, magbubuy ako sa dip. Hangga't may dip na ako makikita, magbubuy ako sa dip. Okay. So, yun lang. Next is kay Ethereum. Ethereum. Reset muna natin yung chart. Ethereum. Tapos, weekly time frame muna tayo. So, yun. Ganun pa rin. Obviously, the bull market is still intact. So, baba tayo kay daily time frame. So, ayan. So, sa nakaraan, meron tayong na-form dito na ano. Parang meron tayong ano dito. Resistance level. So, nag-breakout siya. Then, nag-retest. Kaya tayo naka-form, nakakita ng another push up sa taas. Okay. So, kung bababa naman tayo kay 4-hour time frame, papansin nyo, naka-form din ako dito na ano ba to? Ascending triangle. Okay. So, after nito, nag-breakout siya, nag-retest, tapos nag-push up ulit sa taas. So, ganun ulit. Hanapin muna natin kung saan yung possible key levels of support o retracement na itong swing high na to. Sabi tayo ng Fibonacci retracement. Okay? So, yun. Meron tayong key levels of support dito. Kung saan din yung dynamic support. So, meron tayong 0.382. Which is yung 2,370. Okay? Pero pwede pa rin siyang mag-retrace hanggang 618. Or dito sa ating next resistance level. Okay? So pwede siyang dito 0.382, 0.5, 0.618 and dito sa ating key levels of resistance dito. Okay? Bago tayo makahanap ng another major move. Kung magre-retrace siya or magko-consolidate siya. So, kailangan din natin makakita ng another consolidation muna. So, kung i-extend lang din natin itong trendline, hopefully, hindi niya ma-break itong trendline natin. Lower trendline ito. Kasi pag na-break niya yan, possible makahanap tayo ng another move sa downside. So, as long as we stay above this lower trendline, we should be good. And we can spec another higher high. Okay? So, saan yung possible na next move niya? Saan yung possible next target natin sa kanya if ever makahanap pala tayo ng another higher high? Okay? So, ganun din. Fibonacci extension. So, hindi pa natin alam kasi wala pa tayong clear retracement. Pero sabihin na natin kung sa 0.5 tayo mag-re-retrace. Okay, so possible na mag-expect tayo ng hanggang ayun 2700. Okay? So 2780 something. Okay, so yun yung ABCD pattern niya. Kung 100% yung possible expectation natin from the previous swing high. Okay? Then so yun, wala pa. So ngayon, ako personally maghihintay pa ako ng mga consolidation pattern kasi titignan natin sa RSI, this is also a bearish divergence. So baka makahanap tayo ng makahanap tayo ng consolidation muna. So magte-trade siya sideways bago tayo makahanap ng next move. Okay? Naintindihan? Naintindihan.
Okay, so next tayo is XRP. Yun. Red yung market natin yan. Okay, so next tayo kay XRP. Okay, weekly time frame. So, yun. Meron tayong massive move dito. So, ito yung sinasabi ng iba, no? Na nasa all-time high na daw tayo. So, bakit nila nasabi na all-time high na tayo? Kasi, dito lang sila nag-base sa chart na to. So, ito yung key levels of resistance nila. Kung ito yung titignan natin na all-time high, eh talagang all-time high na tayo. Or, nakahanap tayo na all-time high. Kung ito yung previous all-time high natin. Okay? So, kung ito yung pagbabasihan natin ngayon, nasa price discovery tayo. Pero tingnan muna natin sa coinmarketcap.com kung ano ba talaga yung previous all-time high ni XRP. Okay? So, ito tayo sa coinmarketcap. Tapos, dito. Okay, kung mapapansin nyo, nandito tayo ngayon. Okay? So, yan. $1 and something. Dito. Okay? So, ang all-time high niya is around $3 and 4 cents. Parang ganon. So, yun yung January. January 4th, something ganyan. January 4th, 2018. So, 2018 pala tayo merong all-time high kay XRP, which is around $3.05. Okay? So, ito, hindi pa to all-time high. So, if ever magko-continue ang ating pump kay XRP, pwede natin pagbasihan itong previous chart na to. Okay, which is yung $3.05. Yung pwede nating i-expect na ma-reach ni XRP bago tayo mag-enter ng price discovery. Okay? So, bukod dito, ay, yan, nawala na. So, bukod sa ating current chart ngayon, which is ito, okay, na price natin ngayon, $1.69. So, pwede natin i-expect na ma-reach yung previous all-time high bago tayo makahanap na price discovery. So, yun. Pero dito, since na-break niya na tong resistance level na to, okay lang na mag-expect tayo ng retest around this area. Okay? So, yun. Bali, yung 21 EMA natin, nasa taas na tayo ng 21 EMA. So, bull market tayo. Sa daily time frame naman, after niya ng breakout, medyo nakakita tayo ng drop dito. So, medyo downside. So, possible, itong 21 EMA mag-meet dito kasama ay kasabay ng retest niya. Okay? So, possible na makakita tayo ng ganyang movement. Since ito yung previous previous resistance. Okay? So, kasi possible na yung previous resistance mag-turn into support bago pa tayo makahanap ng another push sa upside. Okay? So, hindi natin alam. Pwedeng mag-continue pa ulit siya pataas or pwedeng magkaroon tayo ng consolidation testing this previous resistance level. Okay? Tingnan na naman natin sa 4-hour time frame. So, ayun, no? So, medyo dito, medyo nagko-consolidate na siya. So, pwede tayo talaga makakita ng another consolidation area. Okay? So, yun. Yun, no? Meron tayong ano dito, bearish divergence. Oh. Kung mapapansin nyo. Ayan. Ito pala. So, ito siya. Anyway. Ayan. So, possible talaga makahanap tayo ng consolidation first or mag-trade sideways. Makabuo tayo ng pattern bago tayo makahanap ng next move. So, pwede niyang i-retest tong resistance level natin. Around $1.5. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, please consider to like, share, and subscribe para masuportahan natin yung channel. Okay? So, yun lang. Thanks for watching and I'll see you soon.